I'm sorry, Anton. Lumapit ako sa pamilya mo, pero ayaw nila akong tulungan. Hindi ko na alam gagawin ko. Good morning, Mrs. Rosales. Handa na po ba kayo ibakit ang property? Please sign these papers. Sabay na po tayong lumabas para makandado na po yung bahay. Ma'am, tulungan ko na po kayo na ilabas ang mga gamit. Iwanan na po namin kayo, Mrs. Rosales. Thank you po at good luck na lang. Sige po. Ibig sabihin nito. Saan pupunta? Hindi ko alam. Tawag ka lang pag may kailangan ka, ha? Mag-ready lang rin ako. Sige. Salamat sa lahat, ha? Ginagawa ko rin naman to para sa sarili ko. Para sa ating dalawa. Okay, salamat, pare. Natawagan ko na si Julian tsaka si Angelo. Sila'y susundo sa'yo dito. Sina sina Julian at Angelo? Si Agent Maseta tsaka si Agent Doroa yun. Mili, ano bang balak mo? Saan ka tapapatid? Hindi naman ako pwede kay Glenn. Eh, kung gusto mo, pwede ka naman sa bahay. Total, mag-isa lang naman ako dun. Malawak yun, may sarili kang kwarto. Sure, Ed. Sige na. Pansamantala lang naman, di ba? Hanggang makabalik si Glenn. Pero nakakahiya. Huwag mo naisipin yun. Ang mahalaga, may matuluyan ka ngayon. Yung safe ka, di ka mapapano. Pero baka pabigat lang ako. Really, hindi ko naman i-offer to kung gano'n tingin ko sa'yo eh. Bakit mo ginagawa to? Dahil kaibigan kita. At sa totoo lang, nagigilty rin ako sa pagkamatay ng asawa mo. Pero wala ka namang kinalaman doon. Ako ay kasama mo nung gabing namatay siya, di ba? Nagigilty ako na wala man lang ako nagawa para sa asawa mo. Hindi ko siya nailigtas. Sige na, Millie. Pagbigyan mo na ako. Kahit ito lang. Mabawi man lang ako sa'yo. Anong itong ginagawa mo? Pwede ba? Relax ka lang. Dadali mo yung ugot na yun sa bahay nila. Oo. Kailangan ko gawin yun para magtiwala siya sa akin. Para makonvince ko siya na may concern ako at para hindi na siya magduda sa atin. Tik na nga tayo nahuli kagabi. Oh, pagkatapos nun, may plano ka ba? Paano kapag nakita yun ni Millie dun? Eh, dilago tayo. Siyempre, may plano ako. Ako pa ba? Hindi ko naman isusugal ang sitwasyon natin, no? At ikaw ang kikilos. Oh, nasaan na kayo? Sige, sige. Bilisan nyo. Hili, malapit na daw sila. Sure ka ba? Ayaw mo muna sasakyan?
ito yung unang bahay na naipundar. He always wanted a big house. Gusto niya nang magkaroon daw ng maraming anak. Sabi niya, pupunuin daw niya to ng maraming babies para maging maingay, saka maging masaya raw yung bahay. Saka para maranasan ko daw yung buhay na kahit kailan hindi ko naranasan. Ang daming pangarap. Ito ang unang natupad. Pero hindi na nasundan. Ang pangarap. Naging mamumuhay. Isa-isang pangalap ang mga naipundar. Lunad ang bahay na to. Kaylee. Ang isang alakalang naipundar namin ni Anton. Nawalong. Napaka-unfair. Sa akin tong tali na to. May naaalala ka na ba? Yung pakiramdam na umuwi ako. Pero yun lang. Lapit-lapit na tayo. Siguro pagdating natin doon, mas baka mas maging malinaw ang tayo. Basta, maglabas lang tayo.